Alam niyo, sa totoo lang, para hindi na ako sanay mag-film. Pag tumatagal ng siguro mga 3 linggo, tapos mag-film ka, hindi na ako sanay. And mahirap din yung pag-setup kasi nga, yung ginagamit ko ay macro lens. Mas gusto ko macro lens kasi para hindi na ako, kasi yung ano nito, too much information, wag ko na ikwento. Basta, ganun, mahirap. So, for today's video, dahil merong nag-contact sa akin sa Instagram, and yung pangalan ng kanilang shop ay Paranoid Beauty PH, nagpadala sila sa akin ng kanilang mga makeup products or yung mga best seller nila. And nasa na yung isa. Wait lang guys ah. Okay, so ito yung pinadala nila sa akin. Ayan. Meron tayong mga lip tints, meron tayong sunscreen, tsaka meron tayong powder. Which is, yung powder ang pinaka nagustuhan ko sa lahat. Kasi nga, I've been looking for yung perfect na yellow. Hindi ako makakita ng hindi too light at hindi too dark. Alam mo yun, parang gusto ko yung in-between. Ganun yung pagka-yellow. So ito, ay nagamit ko na kahapon guys. Nagamit ko na sila. And hindi na to first impressions review. And may nakalimutan ba akong ano yun? Teka lang ha. Magsisimula tayo sa, di ba, skincare pag nag-makeup. So, dahil hindi na ako gumagamit ng moisturizer guys, simula nung gumamit ako ng Beautyderm, hindi na ako nagamit ng moisturizer. Kasi napansin ko, pag gumagamit ako ng moisturizer, nagkakaroon ako ng pimples. Pero for the sake of this video, naglagay ako ng moisturizer para kumapit yung ating sunscreen. Kasi ito, may pagka-tick yung formula niya. And mahirap siyang i-blend pag sobrang dry yung face mo. And yung ginamit kong sunscreen, ginamit kong moisturizer ay itong H7 Hydro Max Cream from Sambaini. And gusto ko to. Paubos na nga siya actually. Okay, so, ayun. Kailangan mong ibabad yung face mo. Magsimula na tayo, ha? Wala na masyado chika. Kasi, guys, kaya ako, doon sa mga nagtataka kung bakit medyo naglaylo ako sa YouTube. Kasi nga, itong January, may pinagdaanan ako sa buhay ko. And, pero ngayon, February, medyo nakaka-recover na ako. And sana, tuloy-tuloy na. So, yun nga. Thank God, kailangan mo lang talaga ng dasal. And, kailangan mo rin ng suporta ng inyong pamilya para maka-recover. So, ito yung kanilang tinted sunscreen. So, nakalagay dito na Tone Adapt Technology Tinted Sunscreen. Meron siyang SPF 45. Tapos, Paranoid Beauty's tinted sunscreen provides protection from your skin from the harmful rays of the sun. It is creamy and easy to blend and has sheer to medium coverage. Okay, so, ito, kahapon, ginamit ko siya. Ang naging problema sa kanya, guys, kasi nga, alam niyo naman yung panahon, diba, sa atin? Medyo malamig na. So, ang nangyari dito ay nanigas siya and yung product ay pumunta na doon sa taas. So, hindi naman siya nakatayo, di ba, pag dinideliver. Usually, lagi yung mga products lagi nakahiga. So, ayun nangyari, pumunta dito sa may tuktok, sa may unahan, sa may ibabaw yung product. So, ang nangyari nga ay kailangan natin siya itaktak ng ganyan. Para lang siya mapump. Pero kahapon, hindi ko siya mapump kasi na sobrang tigas talaga niya. Hindi ko alam kung kailangan ko ba siyang ibabad sa mga tubig para lang maging ano, medyo maging liquidy. So, testingin natin siya kung siya ay mapapump na, makukuha na ba siya. So, wala pa din. Excuse me. Wala pa rin ako makuha. Yung scent niya, mabango. And suggest ko lang guys na kailangan pa konti-konti lang ilagay. Huwag niyo ilalagay directly ha pag tinanggal niyo yung takip. Huwag niyo ilalagay directly sa face kasi hindi nga siya hygienic. So, hindi na ako naglalagay ng moisturizer eh. Kasi ang ginagamit kong... Wait lang, may natawag. So yun nga, hindi nga ako nag-sunscreen, hindi ako nag-moisturizer. Hindi ako nag-sunscreen na liquid kasi nga, nagkakaroon ako ng tagihawat. Pero this one, hindi siya malagkit. And talagang na-absorb siya ng skin. Tapos talagang tone adapt siya. Kaya kahit anong skin tone meron kayo, mag-a-adjust siya. Nahihiya nga siya eh, siya na nag-adjust. Anyway, ang ginagamit kong sunscreen ay yung aking powder from Maybelline. Meron naman siyang SPF. So yun na lang yung ginagamit kong sunscreen. Kukuha ako ng isa dito sa mga lip tints and gagawin ko siyang blush. And meron kasi dalawang variant dun sa kanilang lip tint eh. Yung isa ay all natural lip and cheek tint. Tapos yung isa naman is powdery matte for bombshells. Char, for bombshells talaga. Okay, so ang pipiliin ko for my blush ay itong Superstar. Ito nga ba yung nagustuhan ko? Si Princess Pushy na lang. Parang ito kasi yung parang medyo pinkish eh. I-shake lang natin siya bago natin siya gamitin. And ang problema rin dito guys ay kailangan nyo siyang
i-blend ng mabilis kasi nga medyo nagiging patchy, mabilis siya matuyo. Mabilis kumapit yung pigment niya. So, maglalagay lang ako ng foundation ko, guys, and babalik ako sa inyo. Sinadya akong maputi yung ilagay ko na foundation kasi nga itetest natin yung kanilang banana powder. Tingnan ko kung medyo mababawasan yung pagkaputi ng aking face. O, diba? Parang hapon. Okay. So, yun nga. Ang ginamit kong foundation ay itong L'Oreal Infallible 24-Hour Fresh Wear in the shade 130 True Beige. Ayan siya, guys. Ayan. Favorite ko to kasi nga fresh na fresh ako dito. And, tingnan nyo naman, ang ganda. Char, nagbuhat ng sariling bangko. So, ito yung kanilang Paranoid Beauty BB Velvet Powder. And yung shade niya is light. Light to ba to? Pero yung kulay niya, guys, ay talagang para siyang banana powder. So, suitable for all morena skin tones. So, meron siyang kasamang powder puff. Ayan, nagamit ko na siya kahapon. And kahapon kasi tinaray kong i-bake siya. Pero medyo dark kaya. Ano nangyari? Iba yung kinalabasan ng aking mukha. Hindi siya nagpantay sa leeg ko. Okay, so i-apply na natin ito. Tataktak ko lang dito sa may takip. Pero hindi naman siya masyadong yellow. Sapat lang yung pagka-yellow niya. Kaso nga lang, hindi lang talaga siya nagmamatch sa aking skin tone. Okay, so next is, ito na nga, lagyan natin ng powder itong aking buong mukha na. Dahil sa wala naman silang eyebrow product, i-skip ko muna yung aking paglalagay ng kilay at babalik ako sa inyo, guys. Okay, so sinagad ko na, guys. And lahat nilagay ko na kasi wala naman tayong mga pang contour and everything. So, mag-proceed na tayo dun sa ating mga lip tints. And simula natin dun sa... Kasi masyadong matingkad yung ano, yung kanilang powdery matte. Kung gusto niyo masyadong pigmented, yun. Yun ang variant na piliin nyo, yung kulay blue. This one. And, wait lang. So, I have here my makeup remover facial wipes. And this is from Megan. Ayan, salamat Megan. Ginagamit ko to pag ako ay, alam mo, pag feeling ko, hindi pa masyadong tanggal yung makeup. So, effective naman to, guys. And papakita ko rin sa inyo. Isasangat ko na ha sa video na ito. Kasi nga, hindi ko alam kung mabibidyohan ko pa yung ibang products from Megan. Kasi more on skincare sila. And ayoko nang gumamit ng ibang skincare kasi nga ako ay nagkakaroon ng, alam mo yun, nagkakaroon ng ibang effect yung aking mukha. Tumutubo yung mga sumpa, ano. So, binabad ko na yung lips ko with petroleum jelly. Ayan, guys. And para ma-exfoliate yan. Kanina pa yan. And ngayon, tatanggalin ko na siya using wipes. Okay. So, kaya rin na yan. Hindi ko alam kung alin dito yung matingkad or yung light to dark. Pasan siya na, guys. Kasi pare-parehas lang sila halos ng packaging. Ayan, no? Diba? Puro reddish na pinkish yung kanilang, yung packaging niya. And, simula natin sa, siguro ito na lang superstar. So, testing natin. Kailangan i-shake mo siya, guys. Kailangan i-shake talaga para maghalo yung mga pigment. Maghalo. So, kailangan mo siyang i-shake para mas maganda yung labas ng pigment. Ayaw niya. Bakit? Nahihirapan siyang lumabas. So, ito si Superstar. Medyo may pagka-orange siya. May scent to, guys. Para siyang fruity. So, if you have dark lips, hindi niya makakover yung dark lips niya. Okay. So, ito yung ating Superstar. Hindi ako marunong mag-project. So, mahirap siyang tanggalin kasi dumidikit talaga yung tint niya sa lips. Hindi ko alam kung paano ako magsaswatch nito kasi nga may iba yung kulay. So, next is ito naman. Try natin tong
Princess Pushy, yung ating blush yun kanina. Hindi ko alam kung nakikita nyo pa rin yung blush, pero... Ayan. Ito, madali siyang lumabas yung product. Si Princess Pushy ay medyo may pagka-pinkish. Ganda pa, bebe. So guys, mahirap mag-swatch talaga pag ang isa-swatch mo ay mga lip tint. Kasi nga, kumakapit yung kulay niya, kumakapit yung pigment, and mahirap ng, alam mo yun, mahirap siyang patungan kasi may iba na yung kulay. So yung suit ko naman ngayon is yung Drama Queen. So hanggang doon na lang yung ating swatches. Mag-flash ako sa screen noong picture ng swatch. Swatch ko na lang siya sa aking arm. And ipapakita ko na lang sa inyo with names, with shade names. And yun, para hindi tayo magtagal. Pero ito, gusto ko to kasi drama queen nga siya. Sabi nga, kasi nagdo-drama ako lagi. Yan, kaya drama queen ang aking kulay ng lips ngayon. So gusto ko siya. Ito naman si drama queen, medyo may pagka-pinkish na may pagka-reddish. So palagay ko okay to sa akin ngayon. So, ayan, sa swatch ko na lang. Ay, ipapakita ko na lang muna sa inyo yung swatches nitong ating all-natural lip and cheek tint. Ito sa screen. Tapos, yung isa nilang variant na powdery matte for bombshells. Swatch ko ngayon. Ito yung pinaka nagustuhan ko, guys. Ito yung suot ko dun sa kahapon. Suot ko siya kahapon. And swatch natin to. Sobrang pigmented nito, guys. And talaga mabibigla ka. Pakita ko sa inyo, ha. Yan, oh. Grabe yung pigment niya, no. Sobrang ganda nito, guys. Yung scent nito, iba dun sa All Natural Lip and Cheek Tint. Ito medyo fruity. Tapos ito namang powdery, parang medyo nagpi-fade yung kanyang scent. So ayan siya, diba? Ang ganda! Ang lakas makaputi ng ngipin ito. So ito kahapon. Okay, so that's it for this video. Dito sa ating sunscreen, yun nga, ang tip ko sa inyo guys, kailangan nyo maglagay ng moisturizer. Lalo na kung meron kayong dry skin kagaya ko. Mag-moisturizer kayo, tapos saka kayo maglagay nito. Pakonti-konti lang para hindi ba yung mabigla yung, ano, yung sunscreen. Kasi pag madami yung nilagay ninyo, parang nagiging patchy siya eh. Okay, gusto ko yung scent nito. And yun nga lang, masyado nga lang siyang thick para sa akin. Pero ang pinaka gusto ko doon guys, talagang na-absorb siya ng skin. Yung parang wala siyang dewiness guys ha. Baka nag-expect kayo ng dewiness, wala siyang dewiness. Para siyang powdery matte yung finish ng sunscreen na to. Yung powder naman guys, okay siya sa akin pang ano, pang tanggal nung kunyari nakapag-apply ako ng maputing foundation. So medyo nababawasan niya yung pagiging maputi ng foundation. So naibabalik ba niya? Parang naitatama niya. So mas okay to kung kunyari medyo masyado kayong morena. Maganda to pang highlight sa under eyes. Kasi kung gagamit ka naman ng maputing powder for your under eyes, tapos ang kulay nyo naman, ang skin tone nyo naman ay sobrang morena. Hindi pwede. So ito, maganda to sa mga super morena. Tapos, yung pagka-powder niya guys, ay hindi siya yung klase ng powder na nakaka-parang poreless yung dating. Hindi siya ganun. So kanina, naglagay pa ako ng aking powder na Maybelline Fit Me, itong powder na to, para lang magiging mas maayos yung aking mukha. Parang poreless siya. Tapos, lastly, yung mga ating all-natural lip and cheek tint, kailangan din mabilis mag-blend. And, hindi ko pa siya tatry using a sponge pang-blend. Feeling ko kasi parang masisip-sip lang yung sponge yung product. So, hindi ko siya ginawa kanina. Ito yung pinaka-nagustuhan ko sa lahat ng sinad nila sa akin. So, ito yung kanilang Paranoid Beauty Powdery Matte for Bombshells. Yan, gusto ko to. Siguro, yung shade nga pala guys ay Murder. Yung kanina sinwatch ko dito. Yun. Tapos, gusto ko rin pala yung, ano, yung lip tint nila na All Natural Lip and Cheek Tint. Kasi nga, talagang long-lasting siya. Hindi halos matanggal yung tint sa inyong lips. So, sa mga YouTuber na kagaya ko, problema yun pag magsaswatch kasi nga mahirap siya tanggalin. Pero pag sa mga consumers, sa mga buyers, sobrang sulit na nito para sa inyo. So, yung presyo nitong mga to guys ay ilalagay ko na lang sa description box kasi hindi ko pa siya natatanong doon sa seller mismo. So, yun! Yun lang for this video. Sana nakatulong sa inyo. Kung meron mga questions, comment nyo lang yan sa baba. And kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo rin yung notification bell para every time na meron akong bagong video, meron kang notification. So yun lang guys. Thank you so much for watching this video. And I hope to see you again on my next one. Bye!